Ang tanong para sa video natin ngayon mga kabayan, at sana mag-comment kayo kasi malaking tulong yan para sa channel natin. At ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa lahat ng nagko-comment at lahat ng nagla-like. Na-appreciate ko yan talaga mga kabayan. Kaya't ang tanong, anong masasabi nyo para sa mga taong nag-aalay ng kanilang buhay para iligtas ang mga tao? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Wala kang dapat ipagpasalamat. Sa palagay mo ba maganda ang nangyari? Napilitan akong pumatay ng diwata. Ang kamatayan ng isang diwata, malaking kabawasan sa balanse ng kalikasan. Mapamabuti man siya o masamang elemento. Pagpapaliwanag ni Lolo Carpio. Alam ni JR ang ibig sabihin ng lolo niya. Kaya siya na mismo ang nagpaliwanag dito kay Mang Darwin. Ayon sa binata, maaaring magkaroon ng lamat sa dimensyong pinagmula ng diwatang namatay. At kung sakaling may mga masasamang nilalang ang naninirahan doon, maaari silang makalabas at maghasik ng kaguluhan sa mundo ng mga tao. Sukdulan ang pagingi ni Mang Darwin ng tawad sa kanyang ginawa. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na maaaring mabalik ang naganap. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng kapatawaran. Nangyari na ang dapat mangyari. Kung hindi dahil sa pagkasabik mo sa pera, hindi malalagay sa peligro ang mundo ng mga tao. Wika ni Lolo Carpio. Kung ganun po, Mang Carpio, ano pong pwede nating gawin? Ano pong pwede kong maitulong? Tugon ni Mang Darwin. Wala kang gagawin. Pumirmi ka sa tahanan mo at asikasuhin ang kabuhayan mo. Hindi puro sugal at pambababae ang inaatupag. Wika ni Lolo Carpio at napakamot na lang ng ulo si Mang Darwin. Matapos ng gabing yon ay kaagad nang nagpaalam sila JR. Bagaman naligtas nila ang bata, alam nila sa kanilang sarili na mas mabigat ang kanilang pagsubok na kakaharapin. Kinabukasan, nagpaalam si Lolo Carpio na babalik sa Santa Monica. Ngunit bago siya umalis, binilinan niya si JR na maghanda dahil maaaring sa mga susunod na araw, magsisimula ng lumantad ang kanilang mga magiging kaaway. Kung ako sa'yo, J, uuwi muna ako ng Santa Monica para makapaghanda. Hindi biro ang mga magiging kalaban natin. At nasisigurado ko sa kasalukuyan nating antas, pareho tayong malalagay sa panganib. Ay nako, kung malakas pa sana ang tiyo toto mo, hindi tayo magkakaroon ng ganitong problema. Wika ni Lolo Carpio, ramdam ni JR ang pangamba ng matanda. Kaya namang pinag-isipan niyang mabuti ang mga sinabi nito. At nang sumunod na araw ay umuwi siya ng Santa Monica. Umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan upang maghanda sa sinasabi ni Lolo Carpio. Mabuti naman at napag-isipan mo ang sinabi ko. Ngayon magpahinga ka muna at bukas magsisimula ang pagsasanay. Wika ni Lolo Carpio. Kaagad na pumasok si JR sa kanyang silid upang matulog. Ngunit ilang minuto pa lang ang nakalipas, nakarinig siya ng tinig mula sa labas ng tahanan. Napadungaw siya sa bintana at nakita ang ilang kalalakihang kausap ng kanyang tsuhing si Nonoy. Nagkataong wala noon si Lolo Carpio, kaya't nagpa siya si JR na lumabas ng bahay upang harapin ang mga ito. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po kayo kasi nasa kabilang barangay si Lolo Carpio. Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo? Tanong ni JR. Kaagad namang nagkwento ang isa sa mga kalalakihan. Ayon dito, isang nilalang ang nananalanta ng kanilang mga pananim na gulay. Halos walang matira sa mga bunga nito kapag nadadaanan ng hindi kilalang nilalang. Napakadaming kalabaw nila Lolo Carpio noon. Kaya't naisip ng mga kalalakihan na maaaring ang mga alaga ni Lolo Carpio ang dahilan ng pananalanta.
ha, hindi po pwedeng mangyari yun. Hindi po pwedeng yung kalabaw ni Lolo yung may gawa. Kasi po, nakakural po sila eh. Tag-init po kasi ngayon. Wika ni JR. Sabay turo sa kural ng mga kalabaw sa gawing likuran ng kanilang bakuran. Naitanong din ng binata kung may mga naiwan bang bakas ng paa sa lupa ang sumalakay. Swerte namang meron. Kaya't dali-daling pinuntahan ni JR ang taniman at nakita niya ang mga yabag ng paa mula sa isang napakalaking nilalang. Pinag-aralan itong mabuti ni JR. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang malamang ang mga bakas ay galing sa isang nilalang na kung tawagin ay muwa. Kaunting kaalaman, ang muwa ay isang uri ng elementong nakikipagsalamuha sa mga tao. Ang itsura ng mga ito ay parang baboy pero iisa lang ang kanilang mata. Meron silang tatlong daliri sa magkabilang mga kamay at isang malaking daliri sa magkabilang paa. Hindi naman nananakit ang nilalang na ito, ngunit madalas itong nangunguha ng mga pananim ng tao bilang pagkain. At meron ding kasabihan na kapag naging mabuti ka sa muwa, tutumbasan ito ng ginto ang mga bunga ng kanyang kinuha. Ipinaliwanag din ni JR sa kanila at binalaang huwag sasaktan ang nilalang kung sakaling makasagupa nila ito. Pero dahil sa galit ng mga tao, alam ni JR na hindi siya papakinggan. Kinagabihan, kaagad sinabi ni JR kay Lolo Carpio ang naganap. Alam din ito ng matanda, kaya't inutusan niya si JR na sunduin ang isa pa niyang pinsang si Makoy. Mamanmanan nila ang mga tao. Pasimpleng lumakad ang magpinsan sa mga gulayan at dito nila nakita ang nilalang na namimitas ng mga pananim. Sinabian ni JR ang kanyang pinsan na huwag gagawa ng ingay dahil sa oras na marinig ng muwa na may tao sa paligid, kaagad itong lilisan. Mahiyain ang mga muwa at kadalasang takot sa mga tao. At dahil sa laki ng katawan nito, maaaring masira ang anumang mabangga sa kanyang pagtakas. Clarence, dito ka lang, wag kang aalis ha. Ako na ang susunod sa muwa. Kailangan nating malaman kung saan siya nakatira sa mundo ng mga tao. Wika ni JR. Dahil alam niya ang mga muwa na hindi ito pupunta sa mundo ng mga tao kung meron silang sapat na pagkain sa kabilang dimensyon. Pinagmasdan ni JR ang muwa habang namimitas ng mga gulay. Nagpalingalinga ang nilalang na tila sinisipat ang paligid. Napatingin ito sa kinaroroon na ni JR. Nanlaki ang mga mata ng nilalang nang makita niya ang binata. Kaagad itong kumaripas ng takbo. Sinigawan ni JR si Clarence na umalis sa daraanan dahil papunta ito sa kanya. Ngunit sa halip na tumabi, buong puwersa nitong pinalo ang nilalang, dahilan para tamaan ito sa ulo at mawalan ng malay. Anak ng tipaklong ka naman, Clarence. Anong ginawa mo? Ines na wika ni JR habang sinasapo ang kanyang ulo. Edi, pinatulog ko para paggising. Pwede mo nang tanungin. Tugon ni Clarence at napailing na lang si JR. Dahil wala nang malay ang napakalaking nilalang. Sinubukan nila itong buhatin, ngunit napakabigat nito. Kaya't inisip nilang kumuha ng kalabaw upang ipahila ang nilalang. Dinala ito sa isang tagong lugar upang walang ibang tao ang makakita. Ilang minuto ang lakalipas ay nagising ang muwa. Nagpupumiglas ito, ngunit wala ding siyang nagawa dahil nakagapos ang mga paa at kamay. Kaibigan, kumalma ka, hindi ka namin sasaktan. Gusto lang naming malaman kung bakit ka nandito sa mundo ng mga tao. Wika ni JR, ngunit hindi sumasagot ang elemento. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pagpupumiglas. Kahit anong gawin mo, kaibigan, hindi ka makakawala sa gapos mo. Konsagrado ang baging na yan at walang makakaputol dyan kung hindi ako lang. Muling wika ni JR. Tumigil naman sa pagpiglas ang nilalang at nagsimulang huminahon. Humarap siya kay JR at nagwika nang.
May mga nilalang na umuubos ng pagkain namin sa aming dimensyon. Kaya't napilitan kaming pasukin ang mundo ng mga tao para hindi magutom ang pamilya namin. Kagagawan nyo itong mga babaylan. Kung hindi nyo pinatay ang isa sa mga diwatang bantay ng lagusan, hindi sana magugutom ang mga kauri ko. Wika ng Muwa. Dito na unti-unting naging malinaw kay JR ang mga sinabi ni Lolo Carpio. Alam ko kaibigan, nagkakilala tayo sa maling pamamaraan. Pero hayaan mo kong bumawi. Ang pangalan ko ay JR. At ito naman yung pinsan kong si Clarence. Tatanggalin namin yung gapos mo sa kamay at paa. Pero kailangan mong mangakong hindi mo kami sasaktan. Wika ni JR. Tumango naman ang nilalang. Kaagad kinalas ni JR ang gapos nito sa kamay. Binigyan ng pagkain. Halatang gutom na gutom ang Muwa. Paano ang pamilya ko? Kailangan ko silang dalhan ng makakain. Pakiusap, pakawalan niyo ko. Hindi ako nananakit ng mga tao. Wika ng Muwa. Kaagad namang sinabi ni JR sa nilalang. Natapusin niya muna ang pagkain at papakawalan siya nito. Matapos kumain, pinutol ni JR ang baging na nakatali sa paa ng elemento. Tuwang-tuwa itong tumayo at nagpasalamat sa magpinsan. Maraming salamat. Ngunit alam mong hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang pangalan ko. Pero nagpapasalamat ako dahil nauunawaan mo ang kalagayan namin. Pakiusap kaibigan. Tulungan mo kaming maibalik sa kaayusan ang aming mundo. Wika ng Muwa. Nakaramdam ng matinding awa si JR dahil alam niya ang pakiramdam ng elemento. Alam niya kung gaano kahirap ang mawalan ng makakain. Hindi ako mangangako kaibigan dahil wala akong sapat na kakayahan para tulungan ka. Pero isang bagay lang ang maipapangako ko. May darating na tulong. Wika ni JR. Kaagad na ding nagpaalam ang Muwa. Pumasok ito sa malaking puno ng nara. Pagka-uwi nila sa kanilang tahanan, kaagad ibinalita ni JR kay Lolo Carpio ang nangyari. Alam kong magaganap na ito, Apo. Ito ang sinasabi ko sa iyo na kailangan nating paghandaan. Mabuti na lang at hindi mapaminsalang elemento ang nakalabas sa lagusan. Pag nagkataon, siguradong maraming mapapahamak. Wika ni Lolo Carpio. Kinabukasan ay kaagad na umalis ang matanda patungong Antique. Balak niyang humingi ng tulong sa ilang kamag-anak nilang may kaalaman at katungkulang sinumpaan sa inang kalikasan. JR, tandaan mo, kung sakaling may makakalusot na masamang elemento, huwag na huwag mong hahayaan na makarating sa ibang baryo. Walang dapat makaalam ng ganitong kaganapan. Magkakagulo ang lahat pag nagkataon. Sikapin mong bantayan ang lagusang dinadaanan ng Muwa dahil siguradong gagamitin ito ng mga kalaban natin. Wika ni Lolo Carpio. Opo Lolo Carpio, gagawin ko po yung lahat ng makakaya ko. Pero sana huwag niyo pong tagalan dun sa lugar. Alam niyo naman po na hindi pa ako ganung kalakas eh. Wika ni JR habang nagkakamot ng kanyang ulo. Napailing na lang si Lolo Carpio at kaagad nang umalis. Si JR naman ay pumunta sa puntod ng kanyang Lola Goyang upang dalawin at humingi ng basbas mula sa espiritu ng Bugaytan. Nakalibing ang Lola Goyang niya sa loob ng gubat, malapit sa kanilang tahanan, sa ilalim ng isang malaking puno ng yakal. Pagdating niya sa puntod, kaagad niya itong nilinis. Naglagay ng mabangong bulaklak. Lola, pasensya ka na, gagambalain ko muna yung pananahimik mo. May malaki kasi kaming problema eh. Alam ko sa kasalukuyang kalagayan namin ni Lolo Carpio, maaaring hindi namin kakayanin. Kailangan namin ng gabay mo, Lola. Wika ni JR habang nakaupo sa tabi ng puntod ng kanyang ninuno. Bigla siyang nakaramdam ng pagbigat ng kanyang mga mata.
hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakahiga siya sa kanyang kwarto. Dali-dali siyang lumabas upang tignan ang paligid. Alam niya kasing isa itong panaginip. Nakita niya si Lolo Carpio na nakaupo sa labas ng tahanan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay isang batang Carpio ang nakita niya. Nasa edad 40 pa lang ito. At nakita niya din si Lola Goyang na gumagawa ng mga pangbanyos. Nilapitan niya ito at laking gulat niya nang magsalita ang matanda. Alam ko ang pakay mo dito, binata. Pero ikinalulungkot ko dahil hindi kita matutulungan. Tapos na ang aking panahon at nagsisimula pa lang ang sa inyo. Ikaw. At tanging ikaw lang ang makakahanap ng lunas sa mga suliraning kinakarap mo. Maging ang Lolo Carpio mo ay wala ding magagawa. Hanapin mo sa sarili mo ang lunas. Huminga ka. Wika ni Lola Goyang. Matapos nun, parang hinila ang kaluluwa ni JR at napagtanto niyang nahuhulog siya sa isang bangin. Dali-dali siyang bumalikwas at pagkagising niya ay hapon na. Lola, maraming salamat po sa payo niyo. Alam ko, mahihirapan akong harapin yung pagsubok na to pero kampante ako dahil nagmula ako sa angkan niyo. Paalam, Lola. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Wika ni Lolo Carpio at umalis na siya doon sa lugar. Pagkarating niya sa tahanan ay kaagad siyang pumasok sa kwarto ni Lolo Carpio. Napansin niyang hindi pa to nakakauwi mula sa Antique. Akmang lalabas na sana siya. Ngunit may nakita siyang kawayang sisidlan. Nilapitan niya ito at binuksan. Mula sa loob ng sisidlan ay kinuha niya ang isang nakalukot na lumang papel. Binuklat niya ito. Binasa ngunit hindi maintindihan ang mga nakasulat. At sa tuwing babalikta rin niya ang letra, tila kusang bumabaliktad ang mga nakasulat. Hanggang sa nakita niya ang isang maliit na pabilog na salamin. Kinuha niya ang kandila upang ilawan ang kanyang binabasa. Aksidenteng natapat sa salamin ang liwanag. Tumama sa papel. Nanlaki ang mga mata ni JR dahil nababasa niya ng malinaw ang nakasulat. Nakasaad dito ang isang uri ng ritual upang maisara ang lagusan, maging ang mga pamamaraan kung paano ito isasagawa. Ngunit nanlumo siya dahil isa sa mga pamamaraan ay ang pagbubuhis ng buhay. Inisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit kinakailangang umalis ni Lolo Carpio. Ngunit kinabukasan pagdating nito, kasama niya ang isang binata na halos kasing edad ni JR. Opo, kamusta naman ang mga bagay-bagay? May nangyari ba habang wala ako? Nga pala, ipapakilala ko sa iyo ang pinsan mo, si Omar. Bungad ng kanyang Lolo Carpio. Ikinagagala kitang makilala, Manong J. Ako pala si Omar at napakarami kong narinig na kwento tungkol sa iyo. Wika ni Omar. Nakipagkamay si JR at nakipag-usap. Maya-maya pa ay tinawag sila ni Tiyo Nonoy upang kumain ng agahan. Habang nasa hapag, pinaliwanag ni Lolo Carpio na si Omar ay mula sa angkan ng mga manggagaway at ayon din sa matanda na ang binata ang pinakamalapit na henerasyon ng dakilang mambabarang na si Salbog. Nanlaki ang mga mata ni JR dahil alam niya ang legasiya ni Salbog, isa sa pinakamabangis na manggagaway at mangbabarang na pinagsama-sama sa iisang katawan. Paumanhin po Lolo Carpio pero ano pong maitutulong ni Omar sa problema natin? Kaya niya po bang isara yung lagusan, yung lantawan ng hindi nangangailangan magbuwis ng buhay? Tanong ni JR. Nabasa mo na pala ang naiwan kong kasulatan. Pero hindi yon kayang gawin ni Omar. Pero alam kong sapat ang kaalaman niya para makipaglaban.
wika ni Lolo Carpio at dagdag pa niya. Hindi na nila magagawa ng paraan ang pagsasara ng lantawan, kaya't kailangan nila itong bantayan. At sa tulong ng kakayahan ni Omar na tumawag ng mga elemento, magagawa nilang harapin ang mga masasamang nilalang na maaaring lumusot sa lagusan. Kinagabihan ay kaagad na silang nagsimulang magtrabaho, kargado ng mga proteksyon. Magkasama si Lolo Carpio, JR at Omar na nagtungo sa lantawan. Habang papalapit sila sa lugar, napansin niyang nag-uusal si Omar at sa tuwing matatapos itong mag-usal, may nakikita siyang aninong bigla na lang lumilitaw. Pagkarating nila sa lantawan, ramdam ng tatlo ang napakalakas na enerhiyang lumalabas mula dito. Napaatras maging si Lolo Carpio. Kaagad niyang sinabihan ang dalawang binata na mag-ingat dahil ramdam niya ang napakalakas na masamang aura sa paligid. JR, Omar, hindi maganda ang kutob ko. Mukhang may nakalusot habang wala tayo. Wika ni Lolo Carpio. Mula sa likuran nila ay may isang lalaki ang nagpakita. Mahaba ang gintong buhok, matipuno ang katawan, at napakatangkad. Kaagad nalaman ni Omar na isa itong lalaking diwata. Lo, Manong J, mukhang diwata ang makakalaban natin, kaya mag-iingat kayo. Wika ni Omar. Kaagad pinigil ni Lolo Carpio ang dalawa sa pagbunot ng kanilang mga sandata. Teka, sandali lang. Masyado kayong mainitin eh. Kilala ko ang nilalang na yan. Ipinapakilala ko sa inyo si Yakal. Wika ni Lolo Carpio. Ayon sa matanda, isa itong punong kawal sa kaharian ng mga diwata. Yakal, bakit ka nandito sa mundo ng mga tao? May maitutulong ba kami sa'yo? Tanong ni Lolo Carpio. Kaagad namang tumugon ang diwata. Tandang Carpio, naparito ako para balaan kayo ng mga anak mo. Isang hukbo ng itim na elemento ang nagbabanta ng pag-aaklas laban sa aming mga diwata. At maaari nilang unahin ang lahat ng kakampi ng angka namin. Nag-utos din ang aking hari na bantayan kayo at tiyakin ang kaligtasan nyo. Wika ni Yakal. Nagpalit siya sa anyong tao. Sinabihan niya ang tatlong lumisan sa lantawan at ang mga diwatang kawal na ang magbabantay sa lugar. Masyadong mapanganib sa mga tao ang bukas na lagusan kahit pa merong kakayahan sa espiritwal. Kaagad niyaya ni Lolo Carpio si Yakal upang umuwi ng tahanan at mapag-usapan ang kanilang plano. Pagkarating nila sa bahay, kaagad inabot ni Yakal ang kasulatan mula sa kanilang pinuno. Ang nakasaad doon sa papel, patayin ang lahat ng masamang elemento na magtatangkang gumawa ng masama sa mundo ng mga tao. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang last episode ni Lolo Carpio bukas, kaya't sana suportahan niyo ang ating kwento. Muli, maraming salamat.